Miss M, and welcome back to my channel. So thank you so much guys for subscribing, and for those who don't subscribe yet, please do subscribe and hit the notification bell so that you guys get notified if I have a new video. So for today's video guys, I will just give you a summary and a teaser reaction update for the teleserye na Ngumiti ng Langit. Kasi, and I'm really sorry guys na I can't post a video about what I'm talking about kasi nga bawal pa, lalo na bago pa ako, so bawal, okay lang na mag-reaction pero bawal mag-post ng video nila. So ikikwento ko na lang sa inyo kung ano ang nangyari sa episode ng Ngumiti ng Langit ngayon at sa teaser bukas, at kung ano ang masasabi ko tungkol sa episode ngayon. Yun ang yung video natin today. So, yun yung ngayon guys. Nasa room ako ng bata kasi andito ako. So, double time to. Habang nagbabantay, magawa ng reaction video. So, anyways. Ang episode today, yun na nga. So, since na may mga maiitim na balak si Katrina at Divina laban sa mga Brialuna, ayun, nagtatagumpay na sila kasi si David dinampot na ng mga police. At medyo stress ang ating bida ngayon na si Mikmik kasi habang hinuhuli si David, andun si Mikmik. So, umiyak siya at nagmamakawa na huwag yung nampotin yung lolo ko kasi may sakit to, ganito, ganyan. So, kahit makikita mo yun kay Mikmik na yung sobrang bait niya na kahit yung lolo niya hindi ganun kabuti sa kanya, eh, mahal-mahal pa rin niya. So, sa kabilang banda, si Michael at saka si James na may problema sa kumpanya kasi pabagsak na ito. Saka parang hindi na nila kayang nilang solusyonan ang mga problemang nangyayari sa kumpanya nila. So to save sa mga empleyado nila, nagbabalak sila na ibinta na lang nila yung shares nila para yung mga empleyado nila manatiling nagtatrabaho sa Villaluna Company kahit na hindi na ang mga Villaluna ang mamumuno. So it's a good thing na hindi lang ang sarili nila ang iniisip, kundi may pakialam din sila sa mga empleyado nila. Tsaka, kahit na hindi ganun ka very good o hindi ka ganun kaganda ang pagiging ama ni David kina Michael at saka ni James, lalo na kay James, handa pa rin nilang tulungan yung ama nila para malutasan yung kaso na sinampa ni David nila ni Divina laban kay David. So ayun, ang episode ngayon is medyo stressful kasi may mga problema silang haharapin sa buhay. So naiisip ko lang guys, mahirap man o mayaman ang pamilya natin. May kanya-kanya tayong suliranin, may kanya-kanya tayong problema na haharapin. So tulad ko, tulad namin, ang problema namin usually mostly of the time pera. So, mga mayaman, siguro hindi na iniisip yung pera kasi alam nilang meron sila. Pero, mas komplikado pa pag sila na ang nagka-problema. Kasi, ang problema nila, hindi lang thousand-thousand. Billions pa lang ang problema nila. Millions ang mga problema nila na katumbas pag sila na ang nagkakaroon ng ganyang suliranin. So, yun na nga, ang masasabi ko sa episode ngayon, hindi masyadong magaan sa loob. Medyo susukatin ang bawat isa kung gaano sila katatag bilang pamilya. At sa kabilang banda naman, medyo okay ang episode ngayon sa bahay nila ni Michael. Although medyo malungkot si Mikmik, pero medyo masaya na rin siya. Andyan si Joseph, and then si Ruth, and si Benji. Magpapa-ultrasound kasi nga kuno kung ano gender ng anak nila. So parang on that way medyo naging magaan yung
medyo magaan yung episode today. So, ang abangan natin bukas is si Divina finally since nalaman na niya na natakip na si David, nandoon na nga. So, binisita talaga niya agad doon at sinabi na, alam mo ba, sinabi ba ng mga anak mo na ang share mo, ang kumpanya mo, bininta na nila. So, syempre, bilang isang David na nagtataguyod ng ilang taon at nagtayo ng kumpanyang yon, hindi yun madaling tanggapin na mabinta lang ng ganun-ganun dahil lang sa nasira ang pangalan niya sa binta ng kabilang pamilya. So, iwan ko kung matuluyan ba si David or may mag-help. Kasi si Divina sabi na, I'm not gonna help. I'm not gonna call for help. So, parang nangaasar pa, mamamatay na nga yung tao. So, ayun na nga guys. Yun lang yung masasabi ko. Sa episode today, ang moral lesson siguro, ang moral lesson ko siguro today sa episode is yung be passive and be kind and not to be as selfish na hindi porket na isipin mo lang yung sarili mo good thing yung mga empleyado na kahit malulugi na sila kuno may puso pa rin sila para sa mga empleyado nila, which is good thing kasi na may pakialam sila sa mga tao na kapaligid sa kanila. So guys, thank you so much for watching. Thank you so much for watching.